Ako si Jenard Manlapas, 46 years old, from Barangay Bagong Silang, North Caloocan. Isang musical director at isang musician. Na-diagnose ako na nagkaroon ng isang hemorrhagic stroke. Nagsimula na parang masakit lang ang aking batok. May mga pagkakataon na nahihilo ako. Minsan sumusuka kapag grabe na. So that time, hindi ko masyadong pinaniniwalaan yun dahil nga healthy living, wala namang bisyo. Yun, tumama sa akin yung sinasabing hemorrhage stroke. Nag-suffer ako ng almost 2 days sa hospital na coma. At almost 20 days na malagi para sa treatment. Umuwi ako ng bahay. Ang akala ko noon, doon na nagtapos yung treatment o pagpapagaling. Yung pala, doon palang nagsisimula yung kalbaryo ng pagiging stroke patient. Hindi nakakatayo, hindi nakakapagsalita, mainitin ang ulo, lahat-lahat, no? Mahina, lagi lang nasa nakahiga. Ni kahit makaupo o makakain, hindi ko magawa. Lagi akong may alalay, lagi akong may sa lahat ng ginagawa ko, laging may kailangan tumulong. Nasabi ko sa sarili ko, ayoko na. May doktor nga akong asawa, pero wala ding nagawa. Pero dumating isang point, may dala-dala yung aking may bahay na 2 bote o 3 bote ng binasa ko, Theobroma. Doon ko unang naramdaman yung pagbabago. Nung pagkagising ko nung umaga, ang unang-una kong naramdaman, yung mentally, ano, no? Parang nagkaroon ng liwanag. Yung aking pag-iisip na masyadong, para sa akin, toxic lahat, o masyadong problemado, o masyadong negatibo, nawala yun. Unti-unting nagkaroon ng buhay. Parang naisip ko, bumabalik yung, nag-iisip na ako about future ulit, about pangarap, paano ba? Physically, wala pa akong, ano, naramdaman masyado. But mentally, ibang-iba. Iba yung dating sa akin. Sabi ko, iba to ah. Parang iba yung dating sa akin. Hanggang sa yun na hinanap-hanap na siya ng katawan ko. Unti-unti nang nagbago lahat. Pati yung mga sarili kong ano na kinakailangan ko lagi ng kasama. Hanggang sa unti-unti na akong bumangon sa aking higaan na ako lang. Sinikap ko. Sabi ko, mukhang okay to. Sabi ko sa kanya. Sa dami namin ng sinubok, naging iba yung pananaw ko ngayon. Sabi ko, naging strong yung mind ko na to face the reality or para muling lumaban. Kaya sabi ko, okay, parang nagbibigay siya ng oxygen or nagbibigay siya ng kaibang lakas. Ako na rin nakumbinsi sa sarili ko, nakakapag-drive na ako or may mga ibang household chores na pwede ko nang gawin. At pati ang aking isip, hindi na ganun kabilis mapagod. Nakakapaglakad na ako ng maayos, kahit papano. So, doon ko nakita yung ano, yung kaibahan ng produkto na to, sabi ko. Again, this is your doctor, Dr. Danilo Salsad. We have testimonies of people who suffered from coronary artery disease and they've been suffering for a long time, even with medication. And there are testimonies that when they took Theobroma Superfood, they felt better. Well, one of the reasons why this is possible is that our Theobroma Superfood contains theobromine. It also contains anandamide, which helps the brain to secrete dopamine and serotonin. Dopamine is the chemical that makes you feel good whenever you taste something delicious and you felt good, that is dopamine at work. Whenever you relax, you feel satisfied, then that is serotonin. So this is one reason why people who suffered from coronary artery disease somehow develop a sense of positive outlook and a sense of better mental well-being. But again, the effect of our Theobroma superfood on the cardiovascular structure is also beneficial because it is known that the polyphenols in our Theobroma superfood also helps improve the blood vessels, especially it relaxes the blood vessels. It also improves better blood circulation and it also prevents your
platelets from sticking together. So all in all, this facilitates better blood flow, not only to the entire body, but most specifically to the heart muscles that have blocked blood vessels or that have blocked arteries. Again, it also helps prevent further blockage because it is known that our Theobroma superfood helps lower down cholesterol, which is the main culprit why we have blocked arteries. And it is also known that with the polyphenols and the flavonoids, our Theobroma superfood can help also normalize our blood sugar level, which can be also critical for people who are suffering from coronary artery disease. So these are the beneficial phytochemicals or good chemicals in Theobroma superfood. That is why people who suffer from coronary artery disease, after taking this together with their medication, have a better positive outlook, and they can adapt and they can somehow be able to adjust to the conditions or the limitations set about by their chronic medical condition. So we encourage you, we are not suggesting that it is a medication, but it is a supplement that can somehow help and improve your physical and mental well-being. Thank you again. This is your Dr. Danilo Sanz. Ang maitutulong ko na lang, hindi ko ipagdamot kung ano yung naranasan ko, kung anong naramdaman ko sa produktong to. Maibahagi ko na hindi lang ako ang may karapatan ng kagalingan, kundi may kagalingan din na nagagaling sa Theobroma. Ito nga pala yung F2N Theobroma Superfood na pinagmamalaki sa akin. Na noon halos di ko pinaniniwalaan, pero ang laking tulong nito, most especially mentally, no? Muling nagliwanag, sabi ko nga, nagkaroon, nabuhay muli yung mga pangarap ko at nasabi ko sa sarili ko na malaking tulong to sa akin. Yung mga hindi ko nagagawa noon, na halos nakahiga lang ako, ngayon, marami na, nakakapag-drive na ako o nakakapaglakad-lakad na ako, kasama ko na yung pamilya ko, mamasyal. Ang malaking tulong. Ito nga po pala, F2N, Theobroma Superfood, F2N Marketing, maraming salamat sa inyo.